Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang paghahatid natin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:27 ng umaga, pwede ang ditsap chithon sa aki. Magandang pamasko para sa pamunuan ng SSS o ng Social Security System ang natanggap nitong unmodified opinion mula sa COA o Commission on Audit para sa financial statement nitong calendar year 2020 na panahon ng COVID-19 global pandemic. Ito ang pinakamataas ng audit ratings na maaaring maibigay ng state auditors sa isang ahensya ng pamahalaan. Ibig sabihin nito, maayos, kompleto, balanse at tama ang paggamit ng pondo. Para pag-usapan natin ito, kasama pa rin natin si Mr. Fernan Nicolas, Acting Vice President for Public Affairs and Special Events Division ng Social Security System. Magandang umaga muli, Sir Fernan. As usual, pakibati muna sa mga nakikinig at mga nanonood sa atin ngayon. Magandang umaga, Doc Hilda, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Isang mabuting araw po at maligayang Pasko sa ating lahat. At Sir Fernan, binabati ko po siyempre kayo at sa lahat ng taga-SSS, congratulations sa pamunuan at bawat empleyado ng SSS sa magandang ratings na ibinigay ng COA. First time ba itong nangyari sa ahensya? Una po muna, maraming salamat at kami rin po ay tontuwa at napansin yung ating trabaho sa SSS. Uh-huh. Kami po ay, ito po ay nangyari na no, early 2000s, nakakakuha na po kami ng mga ganitong rating. Mm-hmm. At natutuwa nga po kami at patuloy kaming binigyan ng unmodified rating ng Commission on Audit para sa financial statements, para sa ating report ngayong 2020. Mm-hmm. At ako naman ay naniniwala talaga na ang SSS ay talaga pagdating sa pondo ay talagang wala kayong lusot at bago niyong maisahan ang SSS eh, mauna na kayong mahuli bago nila i-release ang pondo. Ganun ang SSS kasi natandaan ko noon eh na Sir Fernand na parang meron ano, kumbaga buhay pa ang kanyang biyanan, ay dineklara ng patay na at gusto niya i-claim yung funeral at syempre hindi pa binibigyan ng SSS, syempre investigahan niyan. O tignan mo, hindi pa nga binibigay yung para sa kumbaga buhay pa, pinapatay na, o di nakaroon pa siya ng kaso. Ganun kahigpit ang SSS. Kaya talagang ako po ay saludo at talagang karapat-dapat talaga bigyan ng kumbaga tama ang ginawa po ng COA dahil totoong-totoo na talagang mahigpit ang SSS pagdating sa pondo. Sir Verna, ano sa tingin mo bilang nasa top management, ano ang susi at nabigyan kayo ng COA ng mataas nilang pakilala? Yan naman po ay direktiba ng ating Social Security Commission at kasama na yung ating presidente na at Chief Executive Officer ni si Aurora Ignacio. Uh-huh. Talaga pong wala pong itatago ang SSS kung ano po ang nangyayari sa operasyon, kung ano po ang nangyayari sa ating mga financials, kung tayo po ba ay kumita ng magkano yung nai-release ng SSS, magkano po ang ating operational expenses, yan po ay inireport ng SSS para patunayan nga na transparent talaga ang management pagdating po sa paghahawak ng pondo. Kasi kung matatandaan ninyo, Doktora, ito po ay pondo ng mga miyembro, hindi ito pera ng gobyerno. Uh-uh. Kaya maingat po ang SSS sa paghahawak. Dahil po nung nasabi nyo kanina, mahigpit po kami sa proseso, kaya minsan humingi po kami ng paumanin dahil siyempre nagkaka-delay sa mga processing dahil nga po sinusunod namin yung mga halituntunin. Kaya lang, may kapalit nga yun yung servisyo minsan naapektuhan dahil nga po kailangan natin sumunod. Ngayon yung sinasabi nyo, nagpapa-imbestiga kami bago kami magbayad.
sapagkat minsan po talagang hindi natin maiwasan, may mga taong gustong ano ba ang tawag doon? Yung, kung maisahan. Makaisa sa SSS. Yes. So hindi po, kasi kailangan natin protektahan yung mga miyembro, kailangan natin protektahan yung kanilang mga tagapagmana, beneficiaryo. Kaya po medyo napapaalam dahil nga doon sa pagsunod ng proseso. At ito po ay katunayan na talagang kami po ay kung ano ang nangyayari sa loob, inilalagay po namin yan sa report at transparent po ang SSS. Ipinapakita po namin kung ano ang kalagayan, lalo-lalo na yung financial status ng SSS. Kaya nga po ang SSS, isa sa pag-check kung talaga ang pensioner ay buhay pa o talaga siya yung tumatanggap. Kaya meron kayong annual compensation on pensioner. Yun ang isang dahilan. Tama po ba, Sir Fernand? Tama po, Dokila. Kung matatandaan nyo to, ngayong October, kahit na pandemic pa, niresume nga po natin yung implementation ng ACOP, yung annual compensation of pensioner. Kasi nga po, kailangan nating malaman yung estado ng ating mga pensionado. At marami po kasi kami naratanggap ng mga report na dapat nating bigyan ng pansin. Kaya po, ini-implement ulit. At ito naman po yung katunayan na natutuwa po kami at nabigyan naman kami ng magandang opinion sa mga programa ipinapatupad ng SSS. At pag-usapan naman natin ang Kapaskuhan. Paano ang Christmas party ng SSS ngayong taon ito? Kasi po, kung napasok ng mga empleyado, hindi po katulad ng mga nakakaraan na mayroong mga magagarbong celebration. Ngayon po ay magkakain siguro, magtatanghalian sa kanya-kanyang workstation kasi bawal pa pong magsama-sama. Hindi po namin pinapayagan yung mga ganun dahil bilang pagsunod na rin sa alituntunin ng ating IATF at ng gobyerno tungkol nga po sa para maiwasan natin ang panagalap ng COVID. So, ngayon po, maayos. Hindi po katulad ng mga nakakaraan, pero talagang ganun. Baka ito po ang new normal natin. At alam mo, tandaan mo, Sir Fernand, ha? Last year and this year, wala kaming media party, ha? Siguro naman sa 2022, meron na. Dapat tatlong raffle draw ang dapat makukuha namin. Bawi. Media appreciation po pati kami. Media appreciation. Sa mga partners, sa media, kasi alam naman namin naging katuwang namin kayo nitong nakaraang taon. Ngunit hindi nga po tayo makapagbigay ng kahit anumang appreciation sa inyo dahil sa pandemic pa din. So, umasa po kami at sana umasa tayo lahat. Maging normal na makabalik na tayo sa ating dating pamumuhay. At napag-usapan naman natin itong hindi magandang balita. Kamusta naman ang mga SSS branches natin sa Visayas at Mindanao na kamakailan lamang ay binayo ni Super Typhoon Odette? Oo nga po, nakakalungkod po at kumbaga yung timing din na kung kailan magpapasko. Sa ngayon po ay normal operation yung ating mga operation po. Hindi ko masabing normal kasi minsan may mga problema tayo sa connectivity. Nagkakaroon tayo ng mga intermittent downtime. Pero nag-ooperate po ang ating mga branches sa paraan naming makakaya. At nandiyan po sila para mag-servisyo. Ngunit hindi po namin ang inyong pangunting pangunawa dahil ang kailangan po nila kasi ay internet connection. Yes. Kailangan po nila makakonekta sa main office para doon sa ating database. Yun po ang hindi nagagawa ng 100%. Pero sa ibang branches, so far, hindi naman sila offline. Meron silang internet connection. Opo, kaya lang yung mga branches po na nandun talaga sa gitna ng bagyo, yung pupong nasananta, intermittent nga daw po yung mga internet connection. Independent po kami sa internet connection. Pero nandiyan naman po ang mga branches para tumanggap ng kanilang mga isasubmit ng mga dokumento. Kaya lang po, kung ang verification ang kailangan at saka yung processing, medyo nadidelay po iyon dahil nga doon sa ating internet connection. Kung sakali naman, yung mga taga-Visayas at Mindanao, sabihin natin na wala sila ng connection o brown out pa sa kanila, at pwede na po ba sila pumunta sa tanggapan ng SSS? Pwede naman po pumunta, ngunit ina-advise muna natin na hanggat maaaring i-delay po natin sapagkat
Kung wala po kasi internet connection, lahat po ng transaction ng SSS ay nakabase sa ating computer records, baka mahirapan po tayo. Kaya kung maaari pang ipagpaliban hanggang sa mga susunod na araw, ipagpaliban po muna natin sapagkat hindi nga 100% operational yung mga internet connectivity natin. Ngayon na nagdeklara na ng state of a calamity ang mga apektadong lugar, naghahanda o nakahanda na rin ba ang SSS sa pagtugon sa pangangailangan ng mga miyembro sa Mimaropa, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region? Opo, yun po yung hinihintay natin, yung deklarasyon ng NDRRMC kasi yun po magbabase yung extent ng ibibigay nating programa para sa kanila. So hintayin po natin kung na-issue na ng NDRRMC yung calamity declaration na yun at doon po kami magbabase. Ah, kung sakali kasi ang bagyo, madalas sa doon sa area nila ang binabayo, di ba? Let's say kung sila po ay nakapag-apply ng state of calamity at pwede pa rin po ba sila umulit dahil talagang nakita natin talagang nakakaawa talaga ating mga kababayan, talaga as in wash out talaga. So kailangan talaga ng tulong kaya ang daming nananawagan sa mga organisasyon na kung maaari tumulong para sila at iba talaga hanggang ngayon walang pakuryente, walang at higit sa lahat walang malinis na tubig. Hindi po muna makapag-comment dyan. Hintayin po natin yung deklarasyon ng NDRRMC. At kami po ay magbibigay din ng sariling pahayag. Yun po yung pagbabasihan natin. So, maghintay po muna yung ating mga kababayan nandyan at naghahanda rin po ang SSS. Okay. Ngayon nalalapit na ang pagpapalit ng taon. Ano ang maasahan ng publiko at ng mga SSS members mula sa kanilang SSS management? Opo, ipagpapatuloy natin ang ating mga online services sapagkat nakita namin epektibo at mas convenient. At talagang ano, so far po kaya, so far marami na po kaya na nila mag-online. Nako, nawala. Wait, ulitin natin ha. Kakasama. Wait lang, nakat lang ang komunikasyon. Yan po at hintayin na lang natin ang deklarasyon ng NDRMC kung yung mga lugar pag kasi namin na under kumbaga sila ay naging under ng state of calamity nandun po ang SSS. At si Sir Fernand Nicolas po ang nakasama natin kanina. At yun po, dahil po meron din kasi siyang ano, meron po siyang important meeting na to attend to. Kaya kanina tumatawag na siya at kung pwede mauna siya. Pero so far, natanong naman natin sa kanya. Ayan na. Yes po, Sir Fernand. Alam mo po, pinag-uusapan natin yung internet connection na putol. Kaya nga internet connection, nawala ka talaga. wala naman tayong bagyo dito sa Manila. nasaan po na pinag-uusapan natin? Ito nalalapit na pagpasok ng 2022. Ano ang maasahan ng publiko? Siyempre, ang ating mga SSM members. Apo, ulitin ko po yung patuloy nating digitalization, ibig sabihin, yung pong mga servisyo natin na naiiwanan na hindi pa na ilalagay sa online, may option na rin po kayo para mag-transact sa SSS using online. Kasi nga, nakita ng management, nakita rin po ng Social Security Commission na epektibo yung ating pag-alusad ng ating online services, yung ating MyTag SSS. Kaya pagpa-expectin nyo po, patuloy namin pag-agandahin ito para maging mas maluwag at mas maging maganda ang servisyo namin sa inyo. Ibig sabihin, so far sa ngayon, marami na kaya na nila mag-online. Hindi, di ba dati-rate, sabi nila, ay naku, di ako take care. Hirap kami, wala kami laptop, hindi kumbaga computer illiterate. So far, kaya na nila ngayon. Nito pong nakaraang hanggang third quarter, yung pong lumabas na report namin, 75% of the transaction po sa SSS ay ginagawa na online. At ito talaga, natuloy-tuloy na kahit na tayo ay bumalik na sa normal.
Opo, kaya ibig sabihin po, nakuha na, na nakaka-adapt na yung ating mga mm-hmm. miyembro. Siguro meron pa hindi nakaka-adapt 100%. Oo. Kasi lalo na yung ating mga senior citizen, yung ating mm-hmm. mga medyo may edad ng miyembro, yung mm-hmm. retirement. Pero nandiyan naman po kami, ang ating mga branches, handang magkapay at tumulong nga po na para maturuan sila kung paano mag-transact sa SSS using that SSS facility. Kasi po, doktora, ang ganda kasi, imagine, madali yung processing, at saka hindi ka na kailangang magbiyahe, hindi ka na kailangang gumastos, di ba? Mm-hmm. Kahit nasa bahay ka, nasa opisina, matatanggap nyo po yung inyong kuha na, makakapag-transact po kayo sa SSS. Lalo-lalo yung magpe-pension, di ba? Mm-hmm. Sa retirement natin, magpe-pension kayo 100%, makakatanggap kayo. Nang nandun lang kayo sa bahay nyo, hindi na kayo kailangan pumila sa loob ng branches natin. At Sir Fernand, balikan ko yung unmodified opinion, yung mula sa COA. At imagine na yung itong pagtanggap ng SSS, ito ay para sa calendar year 2022, panahon ng COVID-19 global pandemic. Tapos nakatanggap pa kayo ng unmodified opinion. Ano yung feelings na sa panahon nito, napakahirap kasi lahat ay on, di ba, talagang nag-online na lahat, di ba? So, nung umpisa, anong feeling po ninyo? Ito po ba ay naging mahirap sa parte po ninyo, lalo na sa ating mga miyembro na mga senior, na maraming, syempre, nung una ay lahat ay maraming reklamo. Bakit online? Hindi namin kaya yan. Pero tingnan po ninyo, di ba, sabi mo kanina, naka 75% kayo. Na kumbaga nag-adapt na dito sa online natin at ito sa panahon pa ng global pandemic. Ano ang masasabi po ninyo itong nangyari sa ating sa buong mundo, itong pagkakaroon ng COVID-19 global pandemic? Ano ang kumbaga natuto natin lahat? Sa una po naging mahirap kasi mm-hmm. hindi nga namin paano namin kasi ang SSS po, although bago pa magpa-pandemic, meron na kami mga programa mm-hmm. para maganda nga sa digitalization. Mm-hmm. Ngunit kailangan po yung i-double time, i-accelerate, kasi nandito na yung pangailangan ng ating mga miyembro. Mm-hmm. So nag-double time ang lahat po, kasi yung nasa main office, yung nasa branches, nagtulong-tulong po yan para binalangkas po ng mga taga main office sa pagpapatupad naman, nagtulong-tulong pati sa mm-hmm. branch operation. At yan po ay ang napakahirap po, yung paano ipaliwanag sa miyembro na paano gamitin ito, ano yung mga benepisyo at kailangan gamitin natin to kasi nga yung pandemic, di ba? Pero natutuwa po kami kasi niyakap po ang ating mga miyembro. Tinanggap Uh-oh. Nila na meron pa ng ibang paraan, hindi kailangan pumunta sa branch, hindi kailangan doon kayo pumila, magbiyahe kayo ng malayo. Dahil using the internet, meron pala paraan para makapag-transact ng maayos sa SSS. At yun po yung pinagpapasalamat namin at sinasabi nga namin sa Uh-oh. Miyembro na patuloy po natin yakapin yan kasi kami po ay, ang SSS po ay nag-i-invest para dyan, gumugugin po ng malaking talaga para lang doon sa, para maibigay namin yung servisyo na to. Imagine, magpapile ka ng loan, tatlong click lang sa online. Uh-huh. Di ba? Samantalang dati, pupunta ka sa branch, pipila ka doon, isasubmit mo yung mga ID, yung mga application form na may pirma. Pero ito po, dahil tatlong click lang, makapag-process pa yung loan mo. Ganun po kaganda yung servisyo, yung retirement. Ilang click lang na i-file mo yung retirement. Samantalang dati, mag-fill up ka ng napakaraming form, mag-fill ka doon, i-interviewin ka ng ilang minuto. Pero po dahil doon sa digitalization effort, na-simplify lahat yung proseso at naibigay namin yung magandang servisyo. Kaya doon po kami nagpapasalamat sa mga miyembro. Uh-huh. Kasi kahit po ano gawin ng SSS at hindi yayakapin ng ating mga miyembro, hindi nila tatanggapin, hindi po magiging successful yung digitalization project. Kaya natutuwa po kami. At maraming salamat nga din po sa COA dahil na-recognize nila yung lahat yung effort ng SSS. Mm-hmm. At abuli, Sir Fernand, at siyempre po sa SSS, isang malaking yan, congratulations po sa SSS. Talagang maraming salamat po. At kayo po, kasali kayo dyan. Kasali po lahat yung ating mga media partners, Doc Hilda. Wala kang sawa sa pagtulong sa amin upang ipahatid sa miyembro yung mga impormasyon, yung mga paraan natin para maturuan natin yung mga miyembro natin at yung kanilang mga beneficiary kung paano nga gumamit ng ating mga bagong sistema. Kaya po, sa ating mga media partners, lalo-lalo na kay Doc Hilda, isang maraming salamat. Umaasa po kami na patuloy ninyo kaming tutulungan ngayong 2022.
At meron pa po kayong mensahe para sa ating mga miyembro? Kami po ay magpapasalamat sa ating mga miyembro sa pagtanggap na ng ating digitalization. Ngunit hinihimok po namin lahat, in-encourage po namin, yung po pwede nang mag-report ng inyong mga savings account, mag-enroll kayo sa my.sss, gawin po natin para kung sakaling bigla pong mangailangan kayo ng benepisyo o servisyo sa SSS, kayo po ay madali naming maseservisyo. Kasi yung pong my.sss ang gateway natin sa online facility. At yung po naman mga savings account, diyan po kami mag-credit ng inyong mga payment. Kaya mahalaga po na ma-report nyo yan sa SSS. Yan po. Muli, ang nakasama natin ay si Sir Fernand Nicolas, Acting Vice President for Public Affairs and Special Events Division ng SSS. Maraming salamat po, Sir Fernand. Maraming salamat, Doc Hilda. Merry Christmas pati natin po sa ating mga miyembro.